ko. Ano pong desisyon ninyo? Kasi uwi ako itong December eh. Ang bala ko mauwi na lang eh. Okay. Tapos babalik pa po ba kayo? Pinag-iisipan ko nga kung babalik pa ako kasi medyo hindi maganda yung ano nangyari sa amin alos lahat dito. Ilan po kayong Pilipino? Hindi alos lahat eh. Kahit na sa mga ibang hotel eh. Ang reklamo, lalo na yung mga ano ma'am, may mga napauwi na. Kasi nga expire na yung working visa. Ah, maaga pala. Maaga na. May mga umuwi na nauna. Kasi October daw yung mga expire ng working visa nila pati November. Yung November kinakabahan na kasi may mga pinauwi na ng October eh. Mm-hmm. Oo, kasi dapat po talagang umuwi kasi ayaw ng employer na mabad record sila. Ano yun, may penalty rin ba yung hotel? Eh, hindi na sila makaka-hire next year. Diba? Kasi diba allowed lang ang hotel ng number of seasonal workers. So every year, fix yung number na yun or kung mag-request sila ng bago, pwedeng taasan. Pero kung ano, yun... Anong mangyayari ma'am sa mga expired na mga working visa? Papauwiin talaga yan? TNT po. Kasi may mga kasama kami dito expired na ayaw umuwi. TNT sila. Ano mangyayari sa kanila ma'am? TNT, huli ng polis. Kung mahuli ng polis, i-deport sila tapos meron silang 5 years ban. Diba may ano pa yan, may penalty sila? Nabasa ko sa Google eh. Oo, oo. Babayad sila ng penalty. Nasa 1,500 euro yata yun, 1-2 eh. Dalawang beses sila magbayad. Oo, kasi 500 first day pa lang. One day first day na nag-overstay ka, 500 na yan. Ganun tapos po. May nabasa ko sa internet kung totoo ma'am. Alimbawa, ang working visa ko ma-expire ng January 1, tama? Oo. Alimbawa lang. Before January 1, 14 days, dapat nakaalis ka na ng race, tama ba? Tama ba yan? Opo, opo. Pag nagpunta ka dun sa airport ng January 1 mismo, may penalty ka ng 500. May penalty ka na. Oo. Sabi na eh. Mabuti naman po at napag-desisyonan nyo na umuwi na lang. Advice ko po is, huwag na po kayong pumatol ng seasonal job na 9 months lang kasi dapat naman at least 5 years kasi kung binigyan kayo ng 2 years, nag-apply ng resident permit para hindi na kayo mag-apply ng visa pag umuwi kayo. Sinasabi ko sa agency dito, ma-release daw yung TRC, may TRC mang temporary resident card. Na ilang validity niya ma'am? Kung ilan yung contract. Kung ilan yung contract. Ang problema kasi sa'yo, 1 year contract lang binigay sa inyo. Yung iba naman kasi 2 years, 3 years, maximum 5 years yan eh. So kung... Ano nakalagay sa passport ko ma'am, 9 months lang? Yung certificate ang kailangan mo lang para makabalik. Pero, okay. Always check na hindi rejected yung application kasi marami yung umuwi tapos na-reject pala, hindi na makabalik. Oh, di ba kasi ma'am, may pinauwi itong October, may nagkaroon din siya ng evaluation ganun, pero na-refuse yung application niya. May na-refuse pala. Oo, oo. Ano yung mga grounds? Na-biometrics ba? Siguro yung pinauwi, na-biometrics siguro yan. Okay. So, na-refuse yun, na-refuse eh. Kung na-refuse, baka hindi qualified yung employer, may mali sa contract or may bad record or... May nabasa naman ako sa Google ma'am, kaya ma'am na na-re-refuse yung applicant kagaya ng mga seasonal workers. Depende ma'am sa attitude ng work na trabaho, paano pinakita? Eh hindi po yan, kung yung attitude na yan is depende na po yan sa employer. Kung pwede naman kasi mag-request yung employer na i-cancel na lang yung application. Oo, depende na po yan kung ayaw talaga ng employer. Hindi. Baka ayaw na employer sa kanya. Mm-mm. Pero kung kompleto lahat, walang problema, matat-approve. Actually, a few weeks lang, 2 weeks after ng biometrics, approve na po yan kung walang problema sa employer. Kasi, hindi naman po usual na nare-reject eh. Hindi naman, 90% naman approve. Well, depende talaga sa sitwasyon ng employer. Hindi, uwi ako ng December ma'am eh. Kailangan ko umuwi eh. Kasi working visa ko hanggang January lang eh. Pwede ka naman kasing kumuha ng permanent na permit, hindi na yung seasonal, para full-time ka nang nandyan. Paano ba kumuha ng permanent na permit? Kung ma-hire ka dun sa bagong hotel na full-time job, edi full-time worker ka na. Ay, kasi kailangan seasonal din yun, ma'am. Hanggang January lang sila open. Yan, problema kasi. Puro kasi seasonal. So, kailangan mo talaga umuwi. May ano sana, in-applyan ako. Talagang whole year siya hotel. Kailangan ang problema ko naman, yung working visa, tinatawagan nga ako lagi eh. Ang working visa nga, kung hanggang January lang mag-labs. Gusto ko rin sana kung pumirma ng kontrata kasi whole year. Maganda yung hotel na yun eh. Okay siya eh. Kaya ang problema nga, ang ipapakita kong document, yun lang, wala naman ako certificate na sinasabi mo ma'am, wala pa akong hawak. Kaya hindi rin ako maka-oo dun. Dapat, kaya, umuo ka na, tapos re-apply ka ng full-time, hindi na seasonal permit. Yun sana ang maganda. Saan kayo mag-apply ma'am ng full-time? Yung mag-hire ka lang ng lawyer, 500 bayad, 500 to 1,000, tapos sila na mag-aasikaso dun sa application mo para iba yung residence permit. Ang nakalagay dun is full-time na hindi na yung seasonal. Hindi ka po a-applyan ng residence permit kung hindi 5 years yung contract. Kasi yung kung anong nasa contract, yun ang residence permit. As alimbawa yung contract na yun, meron ako. Alimbawa, papasok ulit ako dito. Siyempre, may higpit ngayon sa Terminal 3, pabalik dito, tama? Mm-hmm. Sobrang higpit. Ano yung papakita ko? Kung wala pa kang certificate? Ay, huwag kang umuwi. Hindi ka makakabalik kung wala kang ganun. Pag wala ng certificate, hindi makakabalik nila. Oo. Kung sabi na yun, tama rin talaga ako eh. Mm-mm. Kasi mahigpit sa Pilipinas. Hindi ka makakabalik. Pilipinas? Oo. Wala, ang choice ko na lang. Kung hindi makakabalik dito, hindi na lang ako babalik talaga. Oo. Hindi talaga ako babalik. Mm-mm. Mag-transfer ako sa hotel, ma'am, itong November. It's coming November 10 sa kabilang hotel. Hindi ako magkakaproblema siguro, ma'am. Depende po talaga sa kung papayag yung employer ninyo. Ay, tapos na rin. Wala na rin trabaho dito sa hotel, ma'am.
yung desisyon ng hotel ninyo. Tanungin ko na lang. Ayoko magtanong kayo kasi September pa lang makamagalit. Oh, ganun kasi, po talaga yung... Stress. Yun nga sinasabi ko, yun po yung ina-advise ko sa mga seasonal na umuwi na lang sila kaysa makipagsapalaran sa Athens, maghanap ng part-time job. Kasi ganun rin naman, magbabayad ng renta, tapos pagkain, ubos rin, kulang pa nga. Maliit lang naman yung sahod ng part-time. Magkano yung sahod sa Athens? Ganun lang rin. Magkano mga 1,800? Meron bang part-time na isang buwan? Ang ibig sabihin, part-time is yung mga temporary jobs lang. Yung mga ilang araw, ang kailangan mo minimum sa Athens or sa buong Greece is 600 pataas. Well, anyway po, kasi tanghaling tapat na, tanghalian na po, maaga kami kumakain, di alas 2.